Dahil gaano ka katatag ka kapangyarihan, darating sa punto ng buhay natin na minsan madi-discourage tayo. Amen. And we need somebody. Naniniwala ko ba kayo na bawat matagumpay na tao ay hindi na naging matagumpay dahil sa sariling lakas lang niya? Naniniwala ba kayo na isang matagumpay na tao ay naging matagumpay dahil sa tulong ng ibang tao? Amen. So, ibig sabihin, kailangan natin ang iba. Sa buhay daw, mayroon tayong dapat tatlong tao sa buhay natin. Una, mayroon po tayong Paul. Sino si Paul? Si Paul siya yung tao na tuturo sa atin. He will be our teacher. He will be our mentor. He will be our leader. Pangalawa, dapat meron tayong Timothy. Timothy, siya yung mga tao na tuturuan namin. Mga tao gagabayan natin o mga tao pagpapasahan natin na magtutuloy sa mga nasimulan mo natin. At ang pangatlo, kailangan meron tayo Barnabas. Barnabas, ibig sabihin, encourager. Paul, mas mataas sa atin kasi he will be our teacher. Timothy, mas mababa sa atin kasi sila yung tutuwa natin. Pero yung same level na kailangan natin is Barnabas. And dito po sa text po natin is Acts chapter 4, verses 36 to 37. Buri ka namin, Lord God, at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ibang mga salin, ang ginamit na word niya sa verse 36, hindi son of encouragement. Iba ginamit niya, son of exhortation. G.K. Chesterton, isang English journalist. The real great person. Pwede po ba masahin natin? 1, 2, 3. The real great person is the person who makes every people feel great. Sabi po ni G.K. Sa umaga po ito, kagaya na sinabi ko, let us be an encourager. And how can we be an encourager? Paano tayo magiging Barnabas? Paano na ikaw yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan? Mas mainam na yung ikaw yung ina, ikaw yung umaabot kaysa sa ikaw yung inaabot. Mas mainam na ikaw yung umuunawa at umiintindi kaysa sa ikaw ang iniintindi. Amen po. So, how to be an encourager? Be an encourager by, first point is, by giving to others. Tayo ay naging tagapagpalakas sa iba kapag tayo daw ay nagbibigay sa iba. Hello? Gusto ba ako magbibigay nga ako para bibigyan din ako? Diba sometimes gano'n, magbibigay nga ako ng regalo para pag ako ng birthday, bibigyan ako ng regalo. O pag ano nga ako, parang sowing and reaping yung dating. Pero dito, makikita natin, si Barnabas nagbigay siya hindi dahil gusto niyang makilala. Amen. Pero pag hindi ka sumusuporta sa gawain ng Panginoon, hindi ka totoong naniniwala. Kasi kung naniniwala ka, sumusuporta ka sana. Amen. Yun na sinasabi natin na kung gusto mo magtanim, God will give you the seed. Pero kung wala ka pa sa magtanim, anong gagawin mo sa seed? Hindi mo naman pala itatanim, hindi naman yung tutubo kasi hindi mo yung itatanim. Bakit ka bibigyan ng Panginoon? Encourages
Kaya nga, saludo sa mga tao, encourager. Sa mga tao, nakikita yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Alam niyo po ba yung encourager? Yung tingin ng iba patapon ka, pero tingin niya sa iyo may magagawa ka. Hello? Yun yung may encourager. Tingin ng iba, wala ka ng pag-asa, pero sa tingin niya, magbabago ka pa. Yun ang encourager. Naniniwala ka na maging mahirap man sa iyo. Timothy, sabi ni kapag kataway-taway,
hindi daw magpapatawad. Hindi yung taong hindi mo pinatawad yung mahihirapan. Sino po yung mahihirapan? Tayo. Kasi yung grief, yung emotion, yung dalahin, wala naman sa kanya. Na kanino? Nasa atin. Amen po ba? Nasa atin. Kaya probably, part of us knew na hindi sa isang tao, we chose to forgive. Kasi kapatid, ako, personal testimony ko, kung yung mga nangyari lang sa buhay ko, yung mga naka-offense sa akin, nakapagsalita sa akin, nakagawa sa akin, ng mga hindi maganda, ay nilagay ko lahat sa puso ko, siguro hindi na po ako nagpilitin ngayon sa pamilya. Hindi nyo na po ako makikita ngayon, ayoko na. Lalo na lang kapag ka, ang nagiging dahil na nito ay yung mismo pagtayo mo sa harapan ng ating pamilya. Pero ano po ba kung kabutihan may tutulong sa atin kung bibit-bitin natin yung mga bigat na ito sa puso natin? Tayo kasi kapag ka tayo po ay may mga grievances sa puso natin, tayo po ang maapektuhan. Let us be an encouragement sa kapwa natin by forgiving others. Tingnan natin yung pagkasitingnan natin yung ginawa nila, talagang mahirap magpatawad. Kasi lagi susuksok sa puso mo, sinabi talaga niya yun sa akin, grabe naman siya, para naman hindi ako nasasakta sinasabi niya. Pag ganun talaga yung iisipin mo, talagang matadawad ka, talagang parang ayaw mo na. Pero bakit hindi mo isipin yung mga bagay na ginawa niya ng mga buti sa'yo? Kasi naniniwala naman ako na hindi naman lahat ng ginagawa natin, lahat masama. Hindi naman lahat ng ginagawa natin, lahat nakakasakit sa kapwa. Meron din naman tayong ginagawang nakakabuti at nakakapagpalakas pa. Bakit hindi po yun ang ating tingnan at pakalimingin? Tingnan po natin yung last slide na nilagay ko po rito. Sabi ba ni Robert E. Gerson, we rise by lifting others. Hindi tayo aangat kung tumatapak tayo. Ang tunay na pag-angat ay makikita kapag ka iniangat natin ang iba. Kagaya po na sinabi ko, the real happy, the real great person is the person who makes others feel great. Be nice by lifting others. Hindi natin maging kalakasan kaysa kahinaan ng ibang tao. Let us be like Barnabas.